Yan, mapapalaban tong ating mini change, so guys. So, ang laki ng puputuloy niya. Good morning, Philippines. So, ang gagawin natin ito guys, puputuloy natin. Unahin natin yung mga branches na nandun. Yan. Meron pa rito. Gamit yung ating mini chainsaw, steel chainsaw. Yan. Yeah.
branches mo nang naputol ko yan. Meron pang sa taas. Malaking trabaho pa to. Ito yung naputol natin guys, yan. So yung malaki, ano naman natin, kasi merong wire nakambala doon, baka madamay. Yan, kunti na lang. Ito na yung ating chinsu guys, patapos ng pumutol ng mga ilang branches ng kahoy. Yan, parang naubusan na sa nagsuloy na guys. Meron pa siya guys, pero yung chin oil niya guys ay parang natuyo na siya guys. Yan, kailangan lagyan natin siya, pati yung slack niya lumuluwag siya guys. Ayan. Chin lube oil niya wala na. Kailangan natin siyang lagyan ng chin lube. Naubusan tayo ng chin oil guys, at saka yung slack ng kadina niya na lumuluwag siya after na makailang cut tayo. So i-adjust natin to siya guys natin. Pang ano lang naman to, pang lubrication ng chin. Kailangan di matutuyan yung ating kadina guys, yung chin cutter niya. Ang ginawa kong pagputol sa kahoy guys, dahil dito sa ating maliit na chainsaw ay pakunti-kunti lang, hindi natin siya ibubuwilo ng gusto kasi bukod na bago siya, so at least maganda naman yung performance niya guys. Yan, every ilang putol pinapatay ko siya, pinapalamig ko siya guys. Yan. Yan, ito na yung ating ano, kahit mga 400 ml lang at tayo makaipon. Pwede na natin siyang ilagay doon sa oil tank niya. Yan. See guys, update ko kayo mamaya-maya pagkatapos ito. Adjust natin yung kadina niya guys, dahil kung mapapansin siya, maluwag na siya. Yan. Habang naghihintay muna tayo ng maipon nating sinasala nating pang chin lube. Ito yung tools niya. Luwagin muna natin siya guys. Luwagan natin yung dalawang bolt para tama-tama lang na may gagalaw natin yung adjuster niya kasi pag masikip guys, mahirap pa rin tayong mag-adjust nito kasi
ang paraan sa pag-adjust guys ay meron tayong pipihitin na bolt dito sa gilid. Yan ito. Adjust natin yung kadena niya guys. Dahil kung papansin siya, maluwag na siya. Yan. Habang naghintay muna tayo ng may po nating sinasala nating pang chain lube. Ito yung tools niya. Luwagin mo natin siya guys. Ayan. Luwagan natin yung dalawang bolt para tamang-tama lang na may gagalaw natin yung adjuster niya kasi pag masikip guys, mahirap pa rin tayong mag-adjust nito kasi ang paraan sa pag-adjust guys ay meron tayong pipihitin na bolt dito sa gilid. Yan ito. Ayan naman, luwag na maluwag na siya. So, yan, luwagan natin siya ng konti guys. Yung dalawang bolt na nakahawak sa guide bar. So, tapos pipihitin natin to. Clockwise guys, ganun na. Pitan siya ng clockwise para mamigpit. Ito na yung pinakamalaking puno guys. Ayan. Yung mga branches doon, naputol ko na. So, bali, ito yung hindi na tayo akit doon para pagputol-putulin kasi ang wire yun, nakalabas na rin. So, pwede natin siyang putulin dito, direct. Then, nalagyan natin siyang abot dito. Ayan, mapapalaban tong ating mini chainsaw guys. So, ang laki ng puputulin niya. So,
Ayun guys, tumigil muna ako saglit dahil naulan eh. So, pero siguro tutuin natin dahil sayang yung oras guys, hindi naman siya ganong malakas. Yan, mapapasubo itong ating mini chinsu. Let's do it. Thank you.
Ayan guys, suportahan natin yung ating yung malaking kahoy guys yan. So meron ng credit tong chinso na guys na kaya mong ipagputol ng ano malaking kahoy, pero kailangan dandahanin lang natin para hindi agad masira kasi marami pa tong puputulin. Yan, pwede pa natin tong siyang i-slice pa natin to siya guys ang dito. Yan, salamat sa mga nanonood. Paki-support naman yung ating channel para magkakaroon pa tayo ng mga video. Salamat. Wow.